Magandang araw po. Sa ating mga bukid ay meron din tayong mga pupwedeng pagkabalahan upang hindi tayong mainip at meron pa tayong magiging mga mapagkuhanan ng ating pagkain. Meron pa tayong mapagkuhanan ng ating source of income. Sa bukid, madalas ay napakalawak ng mga lupain, no? Minsan napapansin natin purong damuhan, ang dami. Tapos yung space na yon ay napapabayaan lang, nagiging lalong lumalabong yung mga damo, ay nasasayang lang yung space. No, habang tayo naman na nasa bukid, madalas umaalis tayo sa bukid, iniiwanan natin yung bukid kasi nga dahil doon sa hirap ng buhay. No, wherein sa ngayon, kung mapapansin natin, andyan yung mga AI, mandaming mga naglalabas ng technology ngayon na minsan nakakatakot na baka yung mga pinagtrabahuan natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo kasi nandyan ng AI eh, baka mamaya agawan tayo ng work eh. Kaya't malamang, para sa akin, posibleng napakalaki ng dapat nating paunlarin sa bukid kasi yun, hindi na magagawa ng AI yun eh. Diba? Magtatanim tayo ng gulay, mga pagkain, yung mga source ng pagkain. So yun ang isa sa pinakamaganda nating gawing negosyo sa ganitong panahon. Habang tumatagal, dumadami yung tao. Ang daming advantage actually, no, ng ating pagbubuki dahil habang yun, tumatagal, dumadami yung tao, dumadami yung nangailangan ng pagkain. So ang dami nating dapat gawin. Kahit kung ako papiliin, kung halimbawa meron akong malawak na space, may area ako, so hindi ko na yun ibibenta kasi hindi natin alam yung darating pa na mga panahon eh, lalo na doon sa mga anak natin, mga apo natin. So sigurado kailanganin nila yan eh. Alam naman natin ang lupa, habang tumatagal, tumataas yung value, no? Kaya't ngayon pa lang, kung ako may pera, no, isa rin sa gusto kong mag-invest sa lupa, no? Dapat may lupa tayo na pwede nating gawing pagtatamnan, no? Ayun, no, napakaganda rin kapag ka nasa bukid tayo, dami nating pupwedeng opsyon ng pagtatanim. Meron nga tayong mga nakilala, mga nakakausap na kahit nang tinatanim nila ay mga kamote, eh kumikita na sila, no? Maganda yung kita nila. Meron mga iba nagtatanim ng mga tanglad, yung mga pampasarap sa pagkain, yung mga panghalo sa mga pagkain, mga gulay, ay umuunlad din yung kanilang pamumuhay. Baka kailangan lamang nating tingnan ano ba yung fit, no, para sa atin, ano ba yung fit doon sa area, sa lokasyon natin, no, kung anong pupwede pa nating gawin doon, anong pupwede pa nating itanim, no, yun ang ating obserbahan. Pwede tayong mag-try. Lahat ng pagtatry natin, hanggat may ginagawa tayong pag-try, yan ay investment na rin sa sarili natin kasi kapag nakuha na natin yung tamang crops na dapat doon sa lokasyon natin, no, minsan nga yung iba, yung lupa, pinapatest nila doon sa agriculture, pinapakita nila doon sa mga nagatest ng lupa, no, para malaman nila kung ano ba yung mga fit doon sa area nila, ano bang klase yung lupang yon, ano bang dapat na itanim doon. Katulad sa amin, no, sa area namin, na-try namin magtanim ng talong, na-try namin magtanim ng atsal, kaya lang hindi siya naging successful, no, lalo na nung panahon ng tag-init, no, sobrang daming fertilizer ang kailangan, tapos kailangan araw-araw ay diligan, so sobrang matrabaho eh. Kung marami-rami, sobrang talagang maghapon ka rin magdidilig, no, kaya't maganda, no, tingnan natin kung ano yung fit. Habang ngayon nagtatanim tayo ng mga yung pinya, na subukan din namin, nagtanim tayo ngayon ng kasaba, kamote, so yun talaga hindi na required na laging diligan, yun ang maganda doon sa kasaba, no. Ayun, hayaan mo lang, itatanim mo lang, tapos hayaan mo na lang, linisin mo na rin, tapos kapag medyo malaki na yung mga kasaba ay hindi na rin naman tinutubuan ng mga damo yung ilalim, no, no. Importante nung medyo maliit pa lang ay linisan natin para hindi maagaw ng mga damo yung kasaba natin. So yun, napakaganda. Ang maganda pa dito sa kasaba kasi pupwede natin siyang pambenta, no. Actually, ang dami rin bumibiling mga lalaking kumpanya minsan nga yung mga gumagawa ng alak, gumagawa ng feeds, no, nabili sila ng mga yung mga kasaba, no. Yun yung naobserbahan natin. Tapos doon sa kuha naman, marami naman din nabili mga kapwa natin ay nabili rin ng kasaba bilang pagkain, no. Ang ginagawang puto, dami mga produkto din actually, may mga kasaba cake at dami pa na nagiging produkto ng kasaba. So yun ang daming mga pupwede nating gawin sa bukid, talaga napakalawak ng pupwedeng ideya pagdating doon sa ating mga bukid, no. Maganda doon, subukan lang natin, try lang tayo ng try, no. Malay natin, makita natin yung ano ba yung lapat, ano ba yung mga fit sa atin, no. Kung ano naman yung mga kasaba, yung mga reject noon, ay kinakain din yun ng mga alaga nating hayop. Eh kung tinungo natin ay yung pag-alaga ng hayop, may space tayo, tanim tayo ng kasaba, tapos may mga alaga nating hayop, yung mga native na baboy, yung mga native na manok, mga pabo, ay kumakain din sila ng kasaba, no. So may mga reject man, hindi natin kailangan itapon, nakakain din ng mga alaga nating hayop. So yun yung napakaganda. At doon naman sa pag-alaga ng hayop, kung yun naman yung side na gagawin natin, actually sa amin ngayon, habang try ako ng try, yun yung isa sa sinusubukan din namin. Pag-alaga ng hayop, ay siyempre sinabay din namin yung pagtatanim.
Ang maganda nga nito, no, di natin malay natin sa future may magic pala doon na yung tinatanim natin para sa alagang hayop ay naibibenta natin. So, yun naman, isinasabay natin, pagtatanim, pag-alaga ng hayop, yun ang ating titingnan doon na baka mamaya ang mag-click pala yung tinatanim natin, yung alagang hayop natin ay hindi mag-click. So, at least meron tayong option, no, meron tayong mga sinubukan natin both, no, tulad nung pagtatanim natin ng mga kamote, mga kasaba. So, yan, ang target ko nga, paramihin ko maigi, eh, kung magkalaman yung kamote, pambenta natin, pangkain, pang merienda, at yung mga dahon yan ay kinakain ng mga alaga namin, no, mga baboy, kinakain yan ng mga alaga nating mga manok, mga pabo, no, ang daming kumakain hayop, kahit nga kambing nakain yan eh, ng mga dahon ng kamote, no, so napakaganda, ang dami nating pwedeng gawin, no, at dami rin nating, halimbawa kung tayo na may nandun sa linya ng pagkakambing, so kambing muna tayo, no, maraming alagang hayop ngayon itatapik natin, so kung kambing naman, no, may option din tayo. Actually, may mga nagtatanong, no, kung meron daw silang maliit na space, pupwede daw bang kambing? So actually, ang kambing pupwede siya sa maliit na space kung siya ay nakakuan lang. No, nandun lang siya sa loob ng bahay niya tapos bibigyan lamang natin ng pagkain. Kaya lang, ang kailangan natin yung space na mapagkuha na ng pagkain. So sa amin, halimbawa sa lugar namin, no, may mga niyugan, ang dami mga damuhan, so pupwedeng pwede kang makiusap sa may-ari kung pupwede mong kuhanin yung mga damo, eh sa amin kasi pumapayag din naman yung may-ari. So walang problema kasi syempre nalilinis na yung space niya. So yun naman, kinukuha benefits ng mga magkakambing, kinukuha nila yung damo, ibinibigay nila dun sa kambing nila na nandun lang nakakulong, na kahit na 100 square meter pa yung area mo, andun lang yung kambing mo, importante yun, makakuha ka ng damo. Mayroon kang source ng pampakain sa kanila. Mga damo, nandyan yung mga, pwede ka rin magtanim. Kung meron ka namang space na malawak-lawak at tingin mo hindi sasapat yung damong nandun, no, tamna natin ng mga napier grass, no, mga madre de agua, napier grass. Yan ay napakaganda rin sa mga alaga nating kambing. Kung gusto naman natin na mas productive pa, gusto natin may na-harvest pa tayo na pagkain, bukod dun sa papakain sa kambing, nandyan din yung mga mani, no? Mani, kinakain ng kambing yung mga dahon yan. Tapos yung laman ay ating pambenta. Yung mais, no? Lalo na yung mga sweet corn, no? Yung bunga, pambenta, yung mga dahon, pwede natin gawing silage, no? Tapos ipakain natin dun sa mga kambing natin. No? Bukod sa kambing, yung mga baka, kalabaw, pwede rin natin pakainin nun. No? Ang dami nating pwedeng gawin. Ang maganda dito sa pagkakambing, kasi hindi natin kailangan bumili dito ng tuloy-tuloy na pakain. Unlike sa baboy, halimbawa, mag-alaga ka ng kambing na 5 piraso. So, yan kailangan mo lang dyan, yung vitamins, no? Sa atin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ginagamit natin, pinanghalo sa inumin nila, or kung sila'y kumakain ng darak or feeds, pwede natin haluo dun yung ating King's Vita Plus, no? Napakaganda na dun sa mga alaga natin, mas madaling gamitin para sa mga alaga nating hayop, kasi powder na inhalo lamang natin sa pagkain or inumin nila. King's Vita Plus, murang-mura lang, no? Nasa 100 pesos, 90 pesos, depende sa area natin. Yan naman ay powder na matagal na rin maubos, no? Kasi isang kutsara lang halo mo sa bawat take nila, sa bawat bigay mo. Kung everyday mo ibigay, napakaganda lalo, no? So, yun yung, kasi feed supplement siya eh. Pang supplement talaga siya para dun sa mga kinakain o inumin ng alaga para mas malakas sila, mas makuha nila yung magandang nutrisyon dun sa King's Vita Plus. Ano, kasi yung King's Vita Plus, meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, at marami pang mga sangkap. Napakaganda noon ang King's Vita Plus talaga. Based sa naging observation natin, mas magandang yung paglaki ng mga kambing natin nung nagbigay din ng King's Vita Plus. So yun, maganda rin, no, sa kambing yun. May King's Vita Plus ka na, tapos yun, sa kambing mo, pinapadami mo. Tapos, kung i-compare mo siya dun sa baboy, yun nga, no, kapag nagbaboy ka, kung meron kang 5 pirasong baboy, inahing baboy, kailaki ng gastos mo, siguro abutin ng mga 10,000, no, ganun ang gagastusin mo sa isang buwan para lamang dun sa mga inahing baboy mo, no, habang sa kambing, inahing kambing, hindi ka na abutin ng 10,000, malaki na yung 1,000 na gastos mo pagdating dun sa mga vitamins, sa pampurga, diba, yun lang yun, sobrang laki na ng 1,000, minsan nga, mga 300 pesos ay ayos na sa kanila sa loob ng isang buwan, no. So, bilhan mo yan ng mga 3 pakete ng King's Vita Plus. Tapos yung pagpupurga, bihira lamang. Kami, nagpupurga kami ng kambing tuwing kapag sila ay ano, yung nanganganak na. Pagkatapos manganak, tapos awat na, inaawat na yung kanilang anak. No, doon naman, ang ginagawa natin ay pinupurga namin yung ating mga inahing kambing doon, no? Tapos yung mga anak na inawat, pinupurga din natin. Para both sila, purga, nakapurga na, yung inahin, ready na maglandi, no? Kapag naglandi na siya,
ay wala na siyang bulate. Tapos yung mga barako natin, pinupurga din natin yan. Yun yung aming way naman sa pagpupurga. No, iba-ibang paraan din ng pagpupurga. May mga pampurga na injectable. Meron din doon sa mga hindi naman marunong mag-inject. Kung tayo yung natatakot mag-inject, eh, nandyan din naman yung mga pampurga na naipapatake natin sa alaga natin. Nabibili yan. Yung mga albendazole, ganyan, nabibili natin sa mga agri-vet din yan, mga poultry supply. So, yun yung ating pamamaraan naman, no, doon sa mga alaga natin. Yun, the best talaga, kambing, baka, kalabaw. Kung ang tinitingnan natin ay long-term investment, ay pwedeng-pwede na yun. Ang kambing naman, sa loob ng 2 taon ay nanganganak siya ng sa loob ng 2 taon na nanganganak siya ng 3 beses. No? 3 times siya nanganganak sa loob ng 2 taon. Eh, minsan may nanganganak siya ng 1, may nanganganak ng 2, may nanganganak ng 3. So, napakaganda. Eh, 2 taon lang, napaparami mo na agad. Kung swerte ka, at tatluhan yung anak niya, o kahit 2 lang, so 6 agad yung anak niya after 2 years ng pagbibreed mo ng inahing kambing, no? Napakaganda sa kambing din actually. Lalo na kung yung lugar natin ay maraming mga naghahanap ng goat meat, no? Maliban na lang doon sa area, may area din kasi na ayaw nila nung kambing kasi nga yung ang heat na sinasabi nila, ayaw nila. Pero maraming lugar na gustong-gusto yung kambing, yung magaling din naman sila magluto, may mga ganung lugar din kasi ako na-experience ko 'yan dahil nga sa layo ng mga narating natin, no? Dati napapadpad tayo, Maynila, Cebu. So yan, ang daming na pupuntahan din natin at doon natin na realize na talagang may area na mas mahal ang kambing, may area na mas mura. Actually, may area na malakas ang baboy, may area na malakas ang kambing. No, tulad sa lugar namin, Zamboanga del Norte, malakas din yung baboy. No, yung mga lechon, yun yung napakalakas. Habang nung ako'y napadpad sa Payao, no, napadpad tayo doon banda sa bandang Sur, no, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Doon malakas din ang kambing kahit na dyan sa bandang Pampanga, Bulacan, no, may mga kuan na dyan, may mga kambingan, may mga kainan na mga ang kanilang mga pinaka specialty yung mga kambing, no, papaitan, kaldereta, napakasarap ng mga ano no, napakasarap. At magagaling din sila magluto ng mga ganong klaseng putahe, no, depende rin sa area. So yun, napakaganda. Magparami din ng kambing. Meron nga tayong nakilala, eh, nakaabot siya ng halos 150 piraso ng kambing. Nag-umpisa lamang siya sa ilang piraso, eh, nag-umpisa siya sa 7, no, 7 piraso, umabot ng 150 hanggang sa dumami ng dumami. At ayun, nagbebenta din siya, nagbebenta hanggang sa ayun, nagagamit niya dun sa mga gastusin, pampaaral, yung para sa pamilya, 'di ba? Nandoon yung ating nandun yung mga pabahay niya, in-upgrade niya, mas pinaganda, nakabili ng mga lupa, no, mula dun sa mga kambing. Ipaano ba naman ang kambing? Meron ding mga kambing na magagandang lahi na napakamahal ng presyo. May kambing na nagpipresyo ng halos 150,000, no, grabe, no. Tapos meron nga yung mga hindi pa masyadong nakaalam ng mga ganong breed, mabibigla ka talaga, grabe naman, sobrang mahal, mas mahal pa sa baka. Pero kapag nalaman mo na yung kanilang parang organisasyon sa ganong klaseng ano, mga klaseng kambing na mga galing sa abroad, no, mga hybrid na mga klase ng kambing, eh sobrang mahal. May umabot ng ganon, 150,000, may mga 50,000, may ganon, iba-iba rin. Pero sa native natin, usually nakakabili ng mga 5,000, ganyan. May iba naman, may area din na mas mura, no, ang bilin na nabibili naman natin 3,000, 4,000, 5,000, ganon. Tapos doon sa mga upgraded, merong iba, presyo is mga 8,000, 10,000. So depende sa lugar din actually yung mabibilihan natin ng mga kambing, no. So ayan, napakaganda talaga mag-alaga ng kambing. Tapos yung per kilo naman, kung gusto natin, kasi may iba na ayaw nila yung mata-mata lang kasi minsan nadadaya, no, yung turo-turo lang, ito bilhin ko ganyan, ganyan, ganyan. So may iba naman per kilo, lalo na yung mga pang-meat na naklasing ng kambing, per kilo ang bintahan. No, meron ako nabilhan, 250 per kilo yung kanilang benta, no, mga isang taon ang nakalipas, yun yung presyo. Eh, paano na kaya ngayon, no? So, pero may iba pa rin, 200, 250 per kilo. So depende, kasi ako minsan pagka ako'y naghanap ng pang-breed o naghanap ako ng mga babaeng kambing kasi paparamihin ko, hindi ko na tinitingnan yung ano, hindi ko tinitingnan na kailangan ko pang baratin o kailangan makuha ko siya ng sobrang mura. Para sa akin yung sakto lang, ayos na sa akin kasi nga pang-breed naman. Eh mapaparami din naman natin 'yan, eh kapag dumami na 'yan, bawing-bawi na rin natin yung ating pinampuhunan doon sa pinambili nating kambing. Ang maganda sa kambing kasi, ayun talaga yung tinitingnan natin doon, yung gastos, mas less yung gastos, hindi na ganoon kalaki. Maliban na lang kapag ka mga kung ating i-compare sa mga baboy, maliban na lang kapag ka mga native na baboy yung ating alaga, no, mas less din yung gastos kapag tayo nagsipag din naman sa pagtatanim. No, kasi pagka native pigs, ang kailangan nila hindi sila yung pure damo lang talaga,
Eh, kumakain sila ng mga prutas, yung mga reject na prutas, punta tayo sa palengke, yung mga reject nilang prutas doon, imbes na itapon nila, no, mabubulok lang yun doon sa basurahan. So kunin na lang natin doon sa kanilang ano, sa kanilang space sa palengke, kung imbes na itapon nila at din na lang kolektahin, no, yung mga gulay na mga reject, minsan yung mga pagbumili yan sila ng gulay, mayroong mga medyo nalalanta na, no, hinihiwalay na nila yan, tatapon nila, sobrang sayang. Kunin natin, pwede nating lutuin, pakain natin sa mga alaga nating native pigs. No, napakaganda niyan. Kahit doon sa mga lugar naman natin, kung meron tayong espasyo, halimbawa malapit tayo sa ilog, pwede tayong magtanim ng mga kangkong, magtanim tayo ng mga azolla, tulad ng azolla yan, sa tubig din nabubuhay yan. Pakain natin sa mga alaga natin, kung tayo naman nasa lupang banda, magtanim tayo ng mga saging, kamote, madre di agua, yan, mga magandang itanim din yan, pakain sa mga alaga natin, no, yung kahit kangkong, nabubuhay din yan sa mga soil na kahit hindi naman talaga matubig. No, so ayan, ang dami nating option actually pagdating sa ating mga bukid. Marami tayong pwedeng alaga. Tapos kahit mag-alaga tayo ng native na manok, no, kahit yung mga simpleng alaga sa likod bahay, backyard farming, may alaga tayong baboy, kambing, tapos yung native na manok kapag walang ulam, may nakuha tayo. No, ay napakaganda na niyan kasi libre na yung pang-ulam natin, native pa. No, napakasarap kasi organic, lumaki ng organic sa silong natin, no, natural yung pagpapalaki natin, yun, purong madamo, kumain sila ng mga insects dyan na mataas sa protein, so mas mabilis lumaki, mabilis mangitlog. No, actually, naobserbahan din natin yan dati, no, kinukulong namin yung mga native chicken namin, parang hirap mangitlog, no, kaya ginawa namin, pinakawalan namin sila, no, kasi dati kinukulong, hirap mangitlog, tapos kung may mangitlog man, kinakain, naiinip sila eh. O siguro kapos yung naibibigay namin pagkain sa kanila. So ginagawa, kinakain nila itlog. So yung ginawa namin sa sumunod, medyo matagal din namin ginawa kasi yun eh, hindi namin naparami. So ginawa namin nung sumunod, binuksan namin yung aming net, no? Ayun, kumakain sila sa labas. So after mga month lang, no, isang buwan, tuloy-tuloy na yung pagpo-produce ng itlog. Lahat ng inahin namin nangingitlog. Tapos yun nagkakasisi o fertile lahat ng itlog. So napakaganda din pala talaga, no, kapag natural way nakakain sila ng damo. No, napakaganda rin para doon sa mga alaga natin at napaka-healthy pa nung kakainin natin. At maganda pa doon, no, kasi yung pagkakataon na yun, pinapakawalan namin, sinasabay din natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement, hinalo natin sa pagkain nila. Halimbawa, kailangan din kasi natin bigyan, although nakain sila doon sa paligid ng mga damo, mga insekto, pero kailangan pa rin natin silang bigyan ng umaga at hapon kahit konti lang, na kahit yellow corn or kahit na feeds or kahit anong available na po pwede natin kaya ibigay, doon namin inihalo yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa kanilang kinakain umaga, no? Tapos sa hapon, binibigyan natin pagkain. Tapos kinabukasan, binibigyan ulit natin ng pagkain na may halo King's Vita Plus. No, yun, feed supplement kasi itong King's Vita Plus na napakaganda sa mga alaga na natin, no? So, yan, nabibili yung King's Vita Plus, no, sa mga agri-vet stores, mga poultry supply nationwide. No, yan, punta lang tayo sa mga malapit sa ating agri-vet stores, poultry supply. Itanong natin yung King's Vita Plus. Naku, napakaganda niyan para sa mga alaga nating hayop. Or kapag hindi tayo makahanap, pwede tayong tumawag direkta sa kanila, no, 0917-795-020. So yun, para maalalayan nila tayo kung saan tayo pupunta ng mga agri-vet or poultry supply. 0917-795-020. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakalaking tulong yan sa mga alaga nating hayop. Subukan nyo at kayo na rin mismo ang magsabi, no, kapag kung anong naging result sa inyong mga alaga. Basta tuloy-tuloy lang paggamit nyan. No, maganda everyday kasi feed supplement naman yan at napakamura naman. No, eh, kung yung 100 pesos or 90 pesos mo na halaga, eh matagal na ring maubos at yung production naman ay mas nagiging doble, triple pa o usap ka pa, mas okay na yung gano'n, no, na meron tayong binibigay na vitamins, supplements kasi nagbabago-bago na yung klima ngayon, so kailangan yung alaga natin upgrade din, no, nag-upgrade din sa mga nutrients na kailangan nila. So yun yung ginagamit natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At doon naman sa mga nagtatanong ng mga pampurga, ng mga manok, pabo, gansa, no, sa mga itik natin, ang gamit natin pampurga, Worms to Go. No, Worms to Go, napaganda pampurga sa mga alaga natin na matatanggal talaga yung mga bulatin nila, yung mga parasites sa katawan nila. Then Worms to Go, pinagsama siya, albendazole, meron siyang praziquantel, no, nandun na sa isang tableta mismo, tableta, itsurang kapsul, no, yun yung ipapainom mo pag nagpupurga ka, lalo na dun sa mga inahing manok, halimbawa pagkatapos nila maglimlim, yan, pupurgahin na natin para bumalik agad sa pangingitlog na wala na mga parasites dun sa katawan nila. So yun yung ginagamit natin. Or doon sa mga sakit ng alaga, kung limbawa meron tayong nasasalubong ng mga sakit, yung mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray, sapal, kolera, yung mga ubol, mga biik natin, kahit biik natin na may ubol, diarrhea, lagnat, sipon,
So yun, o yung mga manok natin, yung sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray, sapol, kolera, malaria, yung mga sugat, yun, binibigyan natin yan ng Panamox, no? Panamox Forte, para sa mga sisiyo, mga biik natin na may mga sakit, o dun sa mga freerange natin, kahit anong mga klaseng manok, nandyan yung Panamox Forte. Ang maganda dito, ito ay water soluble, ihalo natin sa tubig, inumin, papainom up to 7 days sa mga may sakit nating alaga. Yun yung Panamox Forte. May isang klase naman, Panamox Caplet. So yun ang mga Panamox caplet, yun ay itsurang tablet na capsule, no? Tableta siya, para pero capsule ang itsura niya. Yun na may papainom natin dun sa mga alaga natin may mga sakit din, pero yun ay capsule siya, papainom natin manual up to 7 days yung pagbibigay kapag may mga sakit yung alaga. Yun, subukan nyo, talagang yung alaga nyo kahit na nagkakasakit ay hindi na kayo mamroblema kasi meron kayong gamot na napaka-epektibo, no? So yun yung gamit namin na based sa experience namin ay talagang napakaganda, no? Napaganda lang sa observation namin. Lahat ng mga nababanggit natin, yan ay based mismo sa naging experience namin. Napakaganda gamitin at napaka-safe sa mga alaga at napaka-epektibo, no? Ayan na may nabibili natin sa mga agri-vet stores, mga poultry supply nationwide. Pwede tayong tumawag 0917-795-0220. So, yun po. No, maraming salamat po at sana ay nakapulot kayo ng ideya dito sa muling topic natin ngayon. Thank you for watching po. Happy farming po!